Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutan ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang Salita ng Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas tinubos ng Diyos baya ang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nang hina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, upang makita natin ano ba talagang pinakamahalaga upang makarating tayo sa paghahari ng Diyos, makapiling natin ng Diyos sa walang hanggang buhay. Ngayon sa ating Ebanghelyo, inihayag ni Jesus ang dalawa sa pinakamahalagang utos. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ang ikalawa naman ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung tutusin, ang dalawa na utos na ito ay iisa lamang dahil ang pag-ibig sa Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa pag-ibig sa kapwa nating tao. Gaano ba talaga kahalaga ang mga utos na ito? Baka naman pwede magkaroon ng masaganang buhay, okay naman ang buhay, di ba? Nang di natin kailangan ibigin ng Diyos at ang ating kapwa. Baka naman ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay kumbagay karagdagan o extra lamang opsyon kung gusto lang naman natin piliin ito para kumbagay ma-upgrade ang ating buhay. Ika nga, extra lamang. Hindi. Hindi tayo magkakaroon ng totoo o kumpletong buhay nang wala ang pag-ibig. Ibigin at umibig. Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na magpahayag daw siya sa mga tuyong kalansay at bibigyan ito ng hininga at ito'y magkakaroon ng buhay. Lalagyan ito ng laman at babalutin ng balat. Mga kapatid, ang kalagayan ng tao kapag wala siyang pag-ibig o espiritu ng Diyos ay para lamang siyang tuyong kalansay dahil wala sa kanya ang pag-ibig o espiritu ng Diyos. Namamalas natin, nakikita natin, kumbaga nahihipo, nariyan pero walang tunay na buhay. Kalansay lamang. Kumpletong buhay, masaya at makahulugan ay imposible kung wala ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa kapwa. Ang dalawang mahalagang sangkap na ito ay kinakailangan para sa totoong buhay. Radikal na pag-ibig, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, kumbaga lahat ay 100%. At ang tatlong kakayanan na ito ng tao ay katumbas ng kanyang pagiging kumpleto sa lingwahe ng banal na kasulatan. Kapag ang pag-ibig ay di kumpleto, hindi ito totoo. Kumbaga ito'y all or nothing. Kapag sinasabi ko, mamahalin ko lang ang taong ito kung gagawin niya ang gusto ko, may kondisyon, depende, may limitasyon, ang ganitong pag-ibig ay hindi totoo. Iibig ako o pwede din hindi. Kumbaga, depende sa sitwasyon. Kung karapat dapat lamang. Hindi ito totoong pag-ibig. Kailangan natin hindi lang umibig, kundi umibig ng totoo, ng tunay. Fundamental at ang dalawang utos na ito ang mahalagang recipe para tayo'y maging tunay na maligaya. At dagdag ko pa, para din sa kabanalan. Kung babalikan natin ang mga alaala na masayang masaya tayo, di ba? Ito yung panahon na in love ka, in love tayo, nagmamahal. Naalala nyo ba ito? No? Yung first time kayong na-in love, halos mabaliw ka na, di ba? Hindi kayang bayaran ang iyong kaligayahan. At kapag broken-hearted ka na, halos gusto mo nang mawala.
wala kang ganang kumain, gusto mo lang mag-isa. Maraming katanungan sa iyong isip, nakalilito. At ang malalim na relasyon natin sa Diyos, ito lamang ang magbubukas sa atin o kaya sa kanyang pag-ibig na ito rin ang magtuturo sa atin upang umibig ng tunay. Kailangan natin ng init ng pag-ibig ng Diyos na madampian tayo nito, at ang parehong init na ito ay madarama ng mga taong nakapaligid sa atin. Tanging sa Kanya, sa Diyos lamang ang ugat at pinagmumulan ng pangangailangan umibig. Sa huli, ang sukatan ng paghatol sa atin ay pag-ibig. At tanging ang mga may pag-ibig ang makakasama sa Diyos. Dahil lang iba, kung wala kang pag-ibig, hindi ka masayang makasama ang Diyos, dahil ang Diyos ay wagas na pag-ibig. God is pure love. Tanging ang bunga ng pag-ibig ang katanggap-tanggap sa Diyos at magdadala sa atin sa kaligtasan. Hindi ang mga galing natin, talento, abilidad o kakayanan, talino o mga malalaking proyekto, kahit nga nakakagawa ka ng himala o hindi ito dahil din sa estado ng buhay o anong lahi ka. Hindi, simple lang ang magdadala sa atin na maging malapit sa Diyos ang walang palamuting pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong lahat, at ngayon tayo ay mananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, at ngayon ay pinahintulutan mo kaming makarinig ng iyong salita. Makapangyarihang Diyos, pagningasin mo ang apoy ng iyong pag-ibig sa aming puso. Bigyan mo ako ng masunuring puso na magbubuklod sa iyo at sa amin, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok. Bigyan mo ako ng biyaya na maisabuhay ang iyong utos. Umibig ng buong puso, buong kaluluwa, isip at lakas. Niling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.